Okay, next, Mitsubishi Mirage. Papalitan natin ng transmission fluid. So, yung basic lang ang gagawin natin, drain and fill. Ibig sabihin, didrain natin yung luma, tapos ire-refill natin nung bagong transmission fluid. Yan. Madali lang to, para lang din change oil, mga kaibigan. So, kayang-kaya nyo rin itong gawin sa bahay. Pero syempre, doble ingat. Ito ay gabay lang. Pwedeng gayahin, pwedeng hindi. Opya. Okay, pop the hood. Okay, so kagaya nung sa change oil, mga kaibigan, pag change oil sa makina, punta kayo sa ilalim ng makina, ito ang oil pan, yung malaking pinaka-pan na yan. Ito yung drain plug. Pagdating naman sa transmission, ito yung pinaka-oil pan niya. Punta kayo sa ilalim ng transmission, ito yung pinaka-pan, yung malaki na yan. Makita nyo, may mga tornilyo yung paikot. Pero yung pinaka-drain yan ay yung malaking tornilyo sa baba. Ayan. Diyan lalabas lahat ng lumang transmission fluid. So, bubuksan nyo. May marking po. Mukhang never pa to na change oil. Ang transmission. Ang katapat pa yung marking niya. Okay? So, ito ay 19, mga kaibigan, sa Mirage. Gaya na sinabi sa inyo, ito ay gabay lamang. Pwede nyo gayahin, pwede hindi. Luwagan na natin. Okay? So, didrain natin. Ito ang pansalo. Buksan natin ngayon ang lagaya ng langis. Exciting to sa mga naka-Mirage. DIY lang. Yun oh. Salo. Ngayon, kita nyo medyo maitim na. No? O yan, lumalabas na siya. Ilan ang tinakbo nito, Raymart? 56,000 kilometers, mga kaibigan. Ayan ang ATF ng 56,000 kilometers. Mitsubishi Mirage. Yan. Anong brand yung nabili mo? Mitsubishi? Mitsubishi. Alright. Sarap. Diba? Ganyan ang kulay niya. So, papakita ko sa inyo yung bago at yung lumang ATF. Kung anong kulay. Sige, alis muna tayo. Okay, so ito ang nabili ni Ray Mark na CBTF para sa kanya Mitsubishi Mirage. Papakita ko sa inyo ngayon kung anong kulay ang bago. Yung luma, nakita nyo naman, no? Maitim na. So talagang ganun. 14? 2015 model ang Mirage. So 2022 na ngayon, malamang talagang iitim yan. Kahit low mileage pa yan. Pahingi nga ng konting ano yan. Tissue. Meron ba kayong tissue dyan? Ito ang kulay ng bagong CBTF. Yun o. Yun o. Araw medyo blue, no? Mga kaibigan, no? Depende rin sa brand. Depende sa brand, syempre. Pero yan ang bago. Kukuha tayo ng luma. Ito ang luma. Yan. So alam nyo na ngayon, no? Hindi pa yan yung latak. May latak pa yan. Bukod pa yon, ibabaw pa lang yan. So ganun kaganda pag napalta natin ng fluid yan. Sigurado, fresh na naman ang takbo nito. Okay? Sige, patuloy muna natin. Hindi pa tapos tumulo eh. Para sa Ed. Tapos tatanggalin ko yung oil pan mamaya. Para mapunasan ko rin yung pinaka oil pan niya. Linisin natin gamit ang ating Easy Works Degreaser. Yan. Nandiyan lang yan sa Lazada Shopee. Search nyo lang yung pinakamaraming review. Yun yung atin kasi may mga bogo sellers. Ingat kayo doon. Marami ng sold items at maraming reviews. Yun yung ating official store. Okay, so tinanggal ko na yung mud guard dito. Para mas maluwag natin makita yung oil pan. So yan, halos wala nang tumutulo. Tatanggalin natin isa-isa to. Para makita natin yung sitwasyon sa loob. Sigurado may mga dumihan, mga bakal-bakal na maliliit. Tara. Kasi nga, naka-incline yung sasakyan eh. Lalabasin mo muna yan. Para di ka mabulwakan sa mukha.
Last one na pala. Okay, game na to. Ito na, ready na. 1, 2. Ayun. Ayun, mga kaibigan, ang oil pan, no? Ayram. Ito ang loob ng transmission sa ilalim. Ayan ang filter, mga kaibigan. Kung may oil filter, mayroon ding filter sa transmission. Ayan ang oil pan. Buti na lang, modelo to. Konti pa yung mga dumi niya. Hindi kagaya ng mga 90s na nabubuksan ko ng mga transmission. Talagang marami ng buo-buo. So ang filter, pwede nyo rin paltan yan. Marami din yan sa Lazada. Meron din sa auto supply. Ayan yung mga dumi na sa magnet. Yung dalawang bilog na yan, magnet po yan. Teka, pakita ko sa inyo. Okay, so ito yung magnet na isa. Para makakuha yung mga dumi-dumi, mga bakal-bakal, nilalagyan nila yan ng magnet. Para hindi na magpaikot-ikot sa loob ng transmission. Ayan, dumi since 2015. Ayan, medyo manipis pa naman yan compared doon sa mga nabuksan ko iba. Ayan, oh. Kala nyo malinis siya, pero madumi siya, mga kaibigan. Ito, tissue. Makita nyo, ayun, oh. Oh, diba? Maganda rin na babaklas ang oil pan paminsan-minsan kahit yung sa makina. May mga ganyan din yun, mga kaibigan. Kaya babaklasin nyo rin minsan ng oil pan. Yung gasket naman yan, basta hindi nyo masira, goods pa din naman yan. Yaks! Yan o. Oh. Mga bakal-bakal yan o. Oh. Yung iba, mga ano. Yung mga nalulumang pyesa sa loob. Kasama ng mga dumi. Dalawa po yan, ba? Kukunin ninyo parehas. Para malinisan. Nalinisan nyo na ng ganyan, pwede nyo na gamitin yan ng Easy Works Degreaser. Diba? Yan. Tulo na yan, tapos punasan nyo ng basahan. Yung parang bago. Okay, so tatabi nyo muna yan, yung isang magnet, kunin nyo pa isa. Okay, kita ba? Okay na ulit. Ngayon, ito naman ang lilinisin ninyo. Yan. Dumi din yan eh. Yan o. Tapon muna natin. Okay, so ispray nyo lang yung oil pan nyo. Punasan na natin ang basahan. Para sure tayo wala na yung mga bakal-bakal na maliliit. Yun o. Yan. Buong-buo pa yung gasket. So pwede pa yan. Wala tayong kailangan biling gasket. Okay na. Oh. Linis na ulit. Pwede nyo na ibalik yung magnet. Balik na rin natin yung drain plug. Yung pinaka-tornilyo. Okay? Okay? Dito tayo sa ilalim.
At tanggalin natin yung filter. Ayan, kita mo yung transmission. Yan ang filter, ayan yung strainer niya, yung parang screen na pino. Hanap tayo sa parian. Baka sakaling meron. Sige. Okay, so nakita nyo, malinis na malinis ang oil pan. Gamit ang ating Easy Wix degreaser, mga kaibigan. So, ito naman ang ating nakuha na oil filter o ATF filter. Yan. Kita nyo, malinis na malinis. Okay, sige. Kabit na. Urasa mo muna, syempre, yung pagkakabitan. Pinahida ng konting oil yung ating o-ring. Dito. Para madulas ang pasok. Kung paano mo lang tinanggal, ganun lang din halos ang pagkakabit, no? Reverse lang. Kayang-kaya. Pero isa to sa mga, hindi pwedeng baliwalain. Napakahalaga ng transmission fluid, mga kaibigan. Huwag niyo siyang babaliwalain. Kasi, pag yan ay natuyuan, kinalawang, or sobrang dumi na, pwedeng magbara ang filter o yung mga piyesa sa loob, hindi magpa-function na maayos yung transmission nyo, hindi mag-shift, kumakaldag, delayed shifting, yung mga pwede mangyari dyan. Okay? So, ipitan na natin. Pag sobrang higit, train maluwag. May tamang torque yan, mamaya susukatin natin. Pakita ko lang sa inyo yung paano yung pagkakabit, no? Tapos yung oil pan, ganun lang din. Paglapat ninyo ng ganyan, no? Lalagay nyo lang lahat ng tornilyo. So, yun lang. Tapos isasalin nyo na yung fluid dito sa ibabaw. Bukas ba, hood? Pakita natin. Dito, mga kaibigan, yung isasalin. Yan, dyan yung isasalin. Gamit kayo embudo or may hose na embudo, yan, dyan yung ilalagay yung inyong transmission fluid. Bago kayo mag-DIY, doble ingat, ito ay gabay lang. Pwedeng gayain, pwedeng hindi. Sharing is caring. Thank you po. Sana may natutunan kayo.